Pagbasa mula sa unang sulat ng Apostol sa San Pedro. Mga tagapamamahal, kalapit ng wakas ang lahat ng bagay. Kaya maging magpagtindi kayo at panatiling malinaw ang mag-iisip upang kayo'y makapanalangin. Higit sa lahat, magmahal kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Huwag maging mabigat sa inyong loob ang pagtanggap sa mga kapatid. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ang kapangyarihang tinanggap ng bawat isa. Ikaw ay tagapangaral, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ay tagapaglingkod, gamitin mo sa paglingkod ang lakas ng kaloob sa iyo ng Diyos upang siya ay paglihan sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng Yesu Kristo. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. Mga minamahal, huwag ninyong pagtakhan at tuwing naging pangkaraniwan ang mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas. Sa halip, magalak kayo sa inyong pagbibihagi sa mga hirap ng Kristo at maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang Kanyang kapangyarihan. Salamat sa Diyos. Panginoon ay tayo.
San Marcos. Sa gitna ng pagbubuli ng mga tao, pumunta sa Jesus sa Jerusalem at pumasok sa templo. Pagkatapos tingnan ng lahat ng Panginoon, lumabas siya ng pagbalik sa Bitanya kasama ang labing dalawa. Palimas ay tumatawin na naman. Kinabukasan na sila ipabalik ng mula sa Bitanya. Nagutom sa Jesus. At alam ito sa bigalayuan ng isang puno ng ikos na matapon. Nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga. Ngunit wala siya makikawin ng mga tao. Sabay hindi pa panahon ng ikos noon, kaya sinabi niya sa puno ng ikos, wala na makakain pa ng iyong bunga. Ito'y narinig na kanyang mahalaga. Pagdating nila sa Jerusalem, namasok sa Jesus sa templo. Kanyang pinagtabuyan ang mga nagbibili at namibili noon at pinagtunaon ang mga mesa ng mga mamamaling ng salabi at ang upuan ng mga nagtitinda ng kalapali. Pinagmawalan niya ang magdaan sa loob ng templo ang sino mga may dala-dalahan at tinuruan niya ang mga tao. Sinabi niya na susulat ang aking bahay o katawaling bahay na laminan ng lahat ng bansa. Ngunit ginagawa niya ng tugad ng mga magnanakaw. Narinig ko na mamuno sa sacerdote na mga eskriba. Buwan-buwan ay humanap sila ng paraan upang mamatay si Jesus. Sabagat natatakot sila sa kanya. Dahil sa umahanga ang lahat ng tao sa kanya. Pagdating ng gabi, lumabas na naman ang lungsod sa Jesus na kanyang mga alagad. Kinauwagahan pagkataan nila ay nakita nilang patay na ang puno ng ikos. Naalala ni Pedro ang nangyari ng kanyang sinabi kay Jesus, Guro, tignan ninyo, namatay ang puno ng ikos na sinumpaan ninyo. Sumagot sa Jesus, manalo kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito, kung sabihin ninyo man sa bundok na ito, umalis ka riyan. Tumalun ka sa dagat, na hindi siya nagalindangan, kundi nananalig na mangyayari ang sinabi niya, ito'y gagawin ng Diyos para sa kanya. Kaya sinasabi ko sa inyo, ano man ang hingin ninyo sa panalangin, manalig kayo, nakanggap na ninyo iyon. At matanggap na ninyo. Kapag kayo'y nananalangin, patawarin ka ninyo ang nagkasala sa inyo. Upang ipatawad din naman sa inyo ang inyong amang nasalangin ng inyong pagkakasala. Ngunit kung hindi kayo magpatawad, hindi rin naman kayo palagawarin ng inyong amang nasalangin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Why ba ni ako sa dahil? Muli na ang sila sa mga so, bahagi dito ng ating pagtulog ang mga tiboto ng kamahal-mahal ng puso ni Jesus sa patuloy ng pagmulabena sa kanyang harapan bilang paghahanda sa nadalamig na kapistahan. Bahagi mo na itinamamanin ko sa akin ngayon sa araw na ito. Kutusin mo ay napakayaman ang mga ipinahayag ko sa akin. Maraming tema na pwede mong mabuo. Pero ayaw ko na rin yung ipinahayag ko na sa unang pagbasa, tinabi po rito sa ulang niyang pastor sa Pedro na gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang siya'y papurihan sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng Jesu Kristo.
Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos. May kanya-kanya tayong biyaya ng inandap. Yung paanyaya ay pinahayaw ay gamitin. Gamitin natin. Sa Ebanghelyo, nakita po natin na sinong Padre ay susunod ng Diyos. Nakita natin yung kapangyarihan ng kanyang sumpa. Bagamat po yung mensahe na inibigay ko sa Ebanghelyo ay lakas ng padalangin. Pero yung makita ko natin, kung bakit sinumpa yung puno ng Diyos, isa ba ka na walang makita ko doon na. Hindi na mumunga. Kaya sinumpa ni Jesus. Sabagat yung lakas na ipinatalong sa kanya, hindi niya ipinibigay. Madako. Kaya wala siyang duma. So, maliwanag mo kung saan yung pinapanayan sa ating pumunod. Na gamitin natin ang lakas ng biyaya na ipinagkaloob tayo sa atin ni Yahweh ng Sagat. Maring yung ating biyaya ay hindi naman pinaka-number one. Ibig sabihin, hindi tayo yung pinaka. Yan may biyaya tayo. Hindi tayo ang pinakamagaling na kumanta sa bawa. Pero kayo pa lang, mayroon ka pa lang sa pagkanta. Hindi kasi tumago. Gamitin mo. Bahagi yun ang kung saan yung makita natin. Hindi ko lang malaisin mo na ito. Kapag sintunado ka na, hindi mo ka na kumanta. Makasisira ka na. Pero yung galing mo, sigurado, kung hindi naman ang galing mo isang pagkanta, sigurado, may ibinigay ang Diyos na galing mo. Tungkol natin, higit na bigyan ng panahon. At kung sa kanyang man, naging mong isa nung kasi maraming problema kung bakit hindi natin ginagamit yung ating galing. Maraming siguro hindi napapansin ang ibang tao yung ating galing. Kaya hindi namin nagagamit. Kung tawagin po natin ay to the fullest, sa marami nitong may pwedeng may pagkaloob na biyaya para sa iba. But anyway, gamitin natin. Ang mahalaga kasi ay yung galing natin. Hindi natin ay huwag natin pabayaan na hindi natin ginagamit. Ay baka sumpain tayo ni Jesus. So, ang ibinigay sa atin niya para makapagbigay ng pagpuri sa Diyos. Gamitin namin ang maayos. Hindi sa kasamaan. Kung hindi kayo sa lahat para pagbigay ng pagpuri sa Diyos kay Yahweh sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesus Kristo. Sabi mo, maaaring yung siguro kung hindi ka napapansin yung iba, pero hindi ba rin? Ang mahalaga, maliwanag sa iyo na ito yung pinagkaloob sa iyo ng Diyos, gamitin mo. Sabi mo, kapagat maaaring kasi hindi ka naman kayo napapansin yung iba kasi kumisa ng tao, dapat natin makita kumisa yung inaaral ng tao ay yung pinakamagaling. Yung kung tawagin nga po natin ay may stagger ka. Yung galing mo, maaaring hindi nagbigay ng kilig para sa iba, pero magaling ka. Ang mahalaga, gamitin mo yun. Pero alam natin, hindi lang mangyayon yung problema na inaharap ng taong may mga galing ngunit hindi nila pinapakita. Ang isa po siguro, malaking balaki ay tayo mismo ay hindi natin nakikita na ito yung galing na ipinagkaloob ng Diyos sa akin. Tayo mismo kuminsan ay hindi nagtitiwala sa galing na ipinagkaloob ng Diyos. Kaya kuminsan
natin nagkakamali. Pero bahagi rin po na maaaring natin pagdanood na nung kumisan nito kahit ito yung may upuluso na i-appreciate namin yung galing na nakikita namin sa kapwa-tao. Kasi para po maliwanag na ito'y kinakailangan din ang gamitin. Huwag kayong magpupula. Huwag niyo sabihin na ang ganda ng proses mo, pero sino nato. Kasi bakit? Ay baka maniwala ang tao na pinagsabihan mo, ay yung baka dumating ang pagkakataw ng mali sa pwede niya. Kasi hindi niya matatak kung ano na yung patutuhanan. Kasi siya ay naniwala na ito sa sinabi mo na siya magaling. Kung talagang magaling siya, ay appreciate nyo. Huwag kayong magbubola. Sabagat bahagi mo ng pagkatao na kapag mo tayo ay magbubola, kinasabihan natin na yun ang kanyang galing, ay hindi mo tayo nakatuburo. Sa pagkiro sa taong ito, para tunay na mabuhay ang kanyang pag-iisang tunay na nilalang sa daigdig na ito. At baka masayang ang kanyang panahon, kasi may mga taong nakumisa na, ito yung galing ko. Ay, ang bawa, ito yung galing ko, magaling ang kumanta, kasi tunalo naman. So, dahil maaaring akala niya, yun ang kanyang galing, tunay na yung pinumukos yung kanyang oras, ay sayang. Eh kung anong bawa yung galing naman niya ay hindi pagkanta. Anong bawa yung kanyang galing ay alin? Yung kanyang galing ay maging artista. Ay sayang yung panahon na pwede niya i-develop yung kanyang pagiging pagiging artist. Para lalong maging maayos sa kanyang pagkino sa daigdig na ito. Hindi kaya ay yung pagsusulat. Yung pagiging maligayin. Depende mo sa kakayanan ng bawat isa. Pero yun, nawa po maging maliwanag ano sa aming makita na katalan po natin. Alam po natin na sabi nga ay kapag hindi ang galing mo, malalaman mo rin kung saan taong ito ay duti ng galing o wala. So, kinakailangan din natin ma-develop ang bawat tao na makita niya yung kanyang tunay na biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa kanya. At magamit niya ito sa ikapagpupuri sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesus Cristo. Kaya kahit na ako siguro sa pinagalim na yung galing natin na hindi ito yung hinahanap ng tao. Kasi kung yung siguro ang hinahanap ng tao ay kakaiba. Maraming sabi na ay sa unang pagbasa ay ang pangangaral, di ba? Pero kung ano ba mo yung galing mo lamang ay yung magaling kang maglugas ng bigal. Kung sabihin natin, napaka-paglugas lamang ng bigal. Pero kung ka magaling, ay gamitin mo. Gamitin mo. Kahit siguro kung sa tingin ng iba, ay wala namang katorya-torya yung galing mo. Walang kapwenta-kwenta. Hindi. Yun yung galing na ibinigay sa iyo ng Diyos. Doon yung higit na gamitin. Maaaring na siguro sa pagtingin ng iba, hindi ka na magyayaman dahil sa galing mo. Pero kung yun ang ibinigay sa iyo ng Diyos, yun ang gamitin mo. Ang maliwanag ko. Maliwanag ko na kung saan niya din ang kasalanan. Yung biyaya na yung pinagkakaloob ng puso ng Ama. Na makita natin na ito. Kaya
information, may mga tao mo sa tingin ng ibang tao ay successful. Pero hindi sila balikala. Bakit? Kasi ang pinagbabasihan ko minsan ay nakikita nilang material na katatayuan ng tao. Pero hindi siya talaga ganun. Ay, hindi po ito magbibigay ng tunay na damdamin sa puso ng tao. Na nais na ituro sa atin ng ating Panginoong Jesu Kristo. Ito po yung unang pagbasa sa iyong pinamahayan na isang term na ginamit ko rito na pinahayan ko sa sulat ni San Pedro ay kung inyong po makapansin. Hayaan po na ulitin ko. Sabi ko rin ay sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi sa maraming kasalanan. Ang pagmamahal, bago ko yung sinabi niya, higit sa lahat, magmahalan kayo ng dapat. Sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Golden yung kahulugan ng mga salitang pinahayag. Ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Kung yung galing natin ay ginagawa natin para sa ating pagmamahal sa kapwa sa Diyos, anumang galing na ibinagay ng Diyos, tuloy nang sinabi ko kahit na maaaring pagbubukas naman ng pinggan, ayun ay nakapapawi ng kasalanan. Kasi naman isa din mga tao magaling. Pero hindi nila ginagamit yung kanilang galing. Ay sayang. Sayang yung galing na yan. Na ibinibigay. Kung isa doon yung mga tao na yung galing, kailan yung galing nila hanggang. Kapag may pera, tsaka lang nila ginagamit yung kanilang galing. Hindi sa bagat wala na wala na yung pagmamahal, na wala na yung pag-ibig, na wala na yung katahinan ng bakit nila dapat gamitin yung kanilang kalim. Kinakailangan ang kanilang kalim ay gagamitin lamang nila kapag may kapalit, kapag wala ng kapalit, wala na ang pag-aamit ng kanilang kalim. Then, maliwanag ang pinayang ni Jesus. Pagmamahal ay nakapapawi ng maraming kasalanan. At naman po, yun ang gamitin natin. Gamitin natin ang ating mga galing kasama ng pagmamahal natin. At maliwanag po, marami po tayong magagawa sa buhay na ipinahayag mo sa amin ng ating Panginoon sa Kristo. At hindi naman tayo maraming ginagawa. Ay no, ito yung ginagawa mo na pagbubuo ng paghahari ng Diyos. Kasi yung kanil natin ay isang pagbabahaya ng pagmamahal na yung ginamanin ng buong may kapal. Kaya pagpapagkana, pagpapahaya, pagpahangal ang paghahari sa paghahari ng Diyos.
Ama namin, tuloy ka. Tumutulong kami sa iyong kalangitan. Anggapin mo ang mga alay na ito na inihari ng aming inuulong ka kay San Agustin. Upang ang mga ito ay magtulog sa aking mga ikinabang. Sa iyong tulong na maasahan sa pamamagitan ng Yesu Kristo, kasama ang Espiritu Santo, magpasawa ng mga ka. Amen. Sumayin niyo ang mga Panginoon. At sa Panginoon. Paas sa Diyos, sa inyong puso at iwan. Tinaas na namin sa Panginoon. Masalubado natin ang Panginoon ng aming Diyos. Narapat ka siya ay kasama. Ama naming makapangyarihan ko din ang marapat ay ikaw ay aming masalamatan. Sa pamamagitan ng Yesu Kristo na aming Panginoon ngayon si San Agustin ay pinaralanan sa Panginoon ng tuwo nilang at pag-iing maasahan sa palagulang kaya sa Yesu Kristo na maasahan sa kapalang inayag sa pangasiwa sa sabayanan. Ang manasakit ng mga nilang tagapangasiwa ng Panginoon ng papatuloy magpahanggang ngayon sa mga pagalangan na nilang inubuhon. Kaya isa ng sabayanan dito ay nagtitipon. Kaya ay isa ng mga nangyayang ng mabuhi sa iyo ng manangumpay sa karangatan. Kami nagpupuli sa iyong kanyang. Thank you.
namin ang paglalala sa pagkabatid, muling pagkabuhay, hindi mo namin iyari namin sa iyo. Ang tinapay na nagbibigay buhay at ang talag sa iyong kakaroon ng praso. Kami nagpapasalamat at kami yung inalapan ko ngayon sa sarap mong para pagkabuhay sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa kalawaran ng buhay ng Kristo ay magkulad sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu sa amin. Ama, tingnan mo yung simbahang naganap sa buong daigdig, pupusin mo kami sa pag-ibig, ay isa ni Francis ni Ventura, anantanan ng parilatan, ilahanin mo rin ang mga mamagkatanin na ang lahat, na may pag-asang sila yung maling mabubuhay, kaya hindi na lahat ang mga umano. Awa na sila ang tuloyin sa iyong kaliwanagan, awa na ginapalo na lahat ng pasado sa iyong buhay na walang wakas, kaya isa na mahal na pinagpaligyan ka ng Diyos, kaya isa na mga apostol na lahat ng kapalala ng mga hindi sa dating na nagpupulit sa iyo. Manapag-iwag na maraming ang pag-uuli sa karagal mo sa pamagitan ng anak ng aming Panginoong Jesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanyang lahat ng paraman ng pag-uuli sa iyo. Diyos sa mga kapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawa ka. Pagloban ng kami ng kapayapaan, pagkaisa ay sa iyong kanuman, kasama ng Espiritu.